Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Mag video tayo para sa mga baguhan, no? Sa mga nagsisimula pa lang, sa mga hindi pa sanay mag-overhaul. So itong ginagawa natin guys, dukot lang ito guys, kasi overheat tong makina na ito. Ito yung kadugtong sa aking video na may overheat, no? Pinapaliwanag natin. So itong mga piston na ito, nilinis ko na. Ayan, yan na yung pinakalinis nyan. Tapos palitan na natin siya ng piston ring. So ito guys, naano ko na rin, nalinis ko na rin itong black. So naliha ko na rin siya. Sa pagliha natin dito guys, kailangan gagamit tayo ng kahoy, no? Yung straight na kahoy. Yan, kagaya nito, no? Yan yung flat siya, kasi hindi pwedeng hindi pantay yung pagkakalihan natin, dahil magkakaroon ng lubak dyan, or hindi natin mapantay yung pagliliha, mayroong side na malalim. So doon magsisimula yung overheat, no? Doon magsisimula yung mga singaw. So yan yung papaliwanag natin guys, sa pagkabit ng piston. Paano natin isasalpak yan? So ang unang proseso dito guys, magano muna tayo. Siyempre, unahin muna natin yung piston ring. Yan, tanggalin muna natin to. Yan, unahin muna natin yung ilalagay yung piston ring, no? Susukatin muna natin kung gaano siya ka, kung gaano kalaki yung kanyang ano, yung kanyang gap. So dahil sa ayun nga, mag-fittings na tayo. Tatanggalin ko na yung aking gloves, no? Kasi mahirap magkaipit-ipit yung plastic. So wala na tayong gloves na gagamitin para mag-fittings tayo ng ano. So ang unang gawin natin, sukatin natin yung ano, yung piston ring muna. Baka hindi kasya, no? So itong mga piston ring na ito, mayroon yan siyang pagkakasunod-sunod. Mayroon pong sinusunod na ano niyan. Hindi pwedeng magka balibaligtad yung kabit. Ayan, ito. Ito yung oil control ring. Ayan. So standard ito guys, no? Order talaga ito sa kasa. So sa bawat ano, sa bawat piston, isang plastic siya, no? Isang plastic na piston ring. So hindi tayo makakaligaw-ligaw niyan, dahil mayroong kulay yan guys, no? Yung itong piston ring na puti, ito yung pinaka top ring. Tapos yung itong kulay black, ito yung second ring, at saka yung manipis na kulay black din, dalawang piraso. So yan po yung oil control ring. Ayan yung pinaka partner dito sa may ring na ito. Ayan. Pasensya na kayo guys, ha, dahil hindi ko kabisado kung anong tawag dito sa manipis na ring na yan. Pero ang alam ko, kasama yan dyan sa oil control ring. Ito guys. Itong may, kung sa Bisaya pa, may giring-giring guys. Ayan. So simulan na natin, no? Ipaliwanag natin guys kung papaano siya, no? Papaano natin maiayos, dahil hindi ito porkit isang seat yan ay parehas na yung sukat niyan. Hindi po, magkaiba-iba po yung sukat niyan. Depende siguro sa manufacturer guys, no? So alamin natin kung ano yung mga sukat nito bago natin isalpak. Ayan guys. So ito yung palatandaan nito guys. Yung may mga ito, mayroon siyang tuldok dito, no? Ayan. So yan yung ibig sabihin niyan.
yan yung sa ibabaw. At saka yung may ano, mayroon siyang nakalagay na pangalan, no, top. So medyo malabo guys, no, or paningin ko lang siguro yung malabo. Yan, mayroon nakalagay na top. So ibig sabihin yung ano na yan dyan, yan yung pinakaibabaw niya, ito yung pinakailalim. So hindi pwedeng gano'n natin, baka magkakaroon ng problema. So guys, sige, sandali lang. I-parking mo lang doon. So anuhin na natin, no? Titingnan natin yung sukat nito, kung sa kanya ba, kasi minsan baka hindi parehas yung ano. Ayan, titingnan natin kung tama ba yung kanyang gap, kasi yung gap nito, no, baka nasa mga 0.08 nung ano niyan, yung sukat, no. So napakaganda yung sukat niya. So malalaman natin yan dito sa gauge. So yung gauge natin, yung filler gauge, magbilang tayo kasi luma na kasi ito guys, no. Wala na siyang number eh. Hindi ko na makita ito, number 7. So dito tayo sa number 8. I-try natin kung kasi yung number 8. Ayan guys. Ayan. So pasok siya sa number 8. So medyo maluwag siya sa number 8. So titingnan natin kung ano yung isa pa. Susubukan natin siya sa number 10. Ayan. 9 7 6. Saan yun? Ayan. Ah, ito, subukan natin siya ng number 10. Kung kasya ba siya. Yan, sakto siya sa number 10 guys, no. So 10 yung ano nito, yung kanyang ring gap. Ayan. Hindi naman po pwedeng sobrang sikip yan guys, kasi pag once na uminit na yung ating mga parts, magkakaroon siya ng expanded. I-expand pa siya, so baka mamaya ay mawawala na yung gap natin, no. So number 10 yung ano niya. Tanggalin natin, isunod natin yung isa. Yan, isunod natin yung kulay itim. Ito. Ito lang yung kailangan natin siyang i-ano. Ano, hulog pa. Ayan guys, kung mapapansin nyo, mayroon siyang mga marker, no. So yan yung pinaka-top. Ayan. May top siya, so kaya yan dapat yung sa ibabaw. Huwag natin baligtarin kasi naka-encounter na ako niyan, yung ginawa sa labas, nabaligtad yung ano, nalagay niya sa pag-anon, umusok. So lagyan na natin guys ng ano. Tingnan natin yung ring gap. Ayan. Overhaul. So yan na yung gap natin. So medyo malaki, no. Baka nasa mga 14 yan. 14. So ito yung number 10 na ano. So hanapin natin yung mga 14. Kasi hindi talaga magkapare-parehas yan guys, no. Kasi depende sa ano, baka mas malaki yung expand niyan dahil nilakihan nila ng gap. So ibig sabihin yan, pag uminit siya, mas 10, 11, 12, 13, 14.
So 14mm, subukan natin kung kasya. Ito yung second ring, guys, no. So sakto siya, guys, 14. So yung first compression ring niya is number 10. 10mm, at saka yung second compression ring is number 14, 14mm. Ayan, guys. Yun yung ano niya. Yun yung sukat. So ngayon, kakabit na natin sa ano? Kakabit na natin sa piston. Antay lang, hanap-plug muna. Nag-plug pa ako eh. Palamigin muna natin yung ano mo kasi hindi pa natin mapaklas yan. Naka-parking lang dito. Ganun. Ay, hindi magkapasok? Hindi. Wala. Ay, dito, pasok muna dyan. Dito na lang. Oo. So guys, kakabit na natin, oh. Yung unang proseso na kakabit natin, ito muna. Itong ano na ito, ito. Itong oil control ring. So ilagay lang natin yung kanyang gap dito. Ayan. Ilagay natin yung gap. Tapos yung kanyang partner, itong dalawang ring na ito, huwag natin pagsabayin yung gap, no? Baka ano eh, baka ilayo lang natin ng konti. Ayan. So unahin natin yan. Ganyan. Ilayo lang natin ng konti. Titingnan nyo to, guys, no? Ang titingnan nyo dito, kasi minsan sumasapaw yung ano eh, yung dugtong niyan, 'di ba, may dugtong yan siya. Pag sumapaw yan, masisira yung piston ring. So sa kabilang side, dito naman natin ilagay yung isa. Ayan. Huwag natin pagtapatin yung mga ring gap, no. Yung gap na tinatawag, guys, so ito yung masila na parte, no, sa mga piston ring. Ito yung masila na parte. Ito yung gap na tinatawag, guys, ito. Ayan. Kailangan sa dalawa hindi siya magkatapat ng ganyan kasi uusok yan. Ayan, kakaroon ng usok yan. So ang gagawin natin dapat paganito. Ayan. Isang gap dito, isang gap naman dito. So dito natin ilalagay, guys, no? Yung isa. So ito, guys, ito may butas ito. Karamihan talaga naglalagay dito, nilalagay, no? Sa side na ito. Dito sa side na yan, dito ilalagay. Pero yun sa akin, guys, dahil sabi nila dito raw ilalagay dahil malayo sa langis. Pero sa totoo niyan, guys, hindi yan malayo sa langis, no? Kasi itong butas na ito, langis yung lumalabas dyan. Ayan. So pag nilagay mo dyan, mas malapit siya sa langis. So mas maigi yan, guys, dito mo ilagay sa gilid. Ayan. So tandaan lang natin yung mga ano na ito, yung mga marker na yan, nakaibabaw palagi. Yan, nakalagay kasi sa ibabaw yan. Ayan, guys, no? So ganyan tayo maglagay. Ayan. So ang importante lang, guys, no, hindi lang magkatapat yung ating piston ring, no, yung ring gap niya hindi magkakatapat. So kailangan kabilaan. Hina, shoop. Shoop ko lo hina. Ahmad juga, Ahmad. Yeah. Oh, pasok. John. Ha? Oh, dito. So, yun, guys, no? Yung kabila naman, ito yung pinaka top ring. Ito yung pinaka ano niya. Mayroon siyang marker. Ayan, mayroon siyang litra at saka mayroon siyang tuldok. So yan yung iibabaw natin. Yan, ipaganyan natin sa ibabaw. Lagyan natin sa ibabaw yan. Ayan. Okay na, guys. So ngayon, pagsalpak natin dyan. Siyop hinag, dulab. Itong ano na to, itong part na ito, guys, ito yung papunta roon sa may pulley niya, no? Sa may front ng makina, ito yung palatandaan dyan. At saka maliban dyan,
Yung iba naman, yung uka ng piston, mas malalim yung intake, mas mababa yung exhaust. Pero ito parehas lang guys, no? So ibig sabihin, yung balbula nito parehas lang ang laki. Pagka malaki yung uka dito guys, sa intake banda, kung saan yung intake nakalagay, doon din siya nakatapat, no? Kasi pagka baligtad dyan, magtutukod yung balbula. So yun guys, ilalagay, lagyan muna natin ng langis. Ilagay muna tayo ng langis. Yan sa bearing na yan. Tapos itong side na ito, lagyan din natin ng langis. Yan. Hindi muna tayo magamit ng gloves kasi sagabal yan sa pagkabit nito, no? Yan. So pag ako naglagay ng piston guys, sinasabay-sabay ko na lahat. At saka makikita nyo yan, maliban dito sa ano, yung marker na yan, mayroon pang palatandaan yan dito sa ilalim. Yan, nandun sa ano, nandun sa ano guys, no? Nandun sa cup nakalagay. So pag ganyan talaga yan guys, no? Ayan. So ito guys, dahil lukot lang ito, kailangan nating maglagay ng ano, maglagay ng pangkalang, no? Yan, maglagay din ng pangkalang para hindi mahulog yung ano. Pero ito guys, lagay muna natin ng langis. Maglagay muna tayo ng langis. Lagay muna tayo ng langis. Tapos bago natin i-salpak. Salpak ko muna to ha. Tama-tama yan, lalamig yung maginaw. Kasi hindi pa natin mabuksan, malamig pa yan. Ah, mainit pa. Mag-vlog muna ako. So yan guys, no? So isa-salpak na natin. Lagyan natin siya ng ano, dito natin sa may piston pin ilalagay. Kasi kung hindi mo lagyan ng ano yan, hindi natin ma-salpak. Ayan. Kasi nga, mauhulog siya. Hindi natin malagyan ng ano. Hindi natin malagyan ng ring compressor. Ayan. Guys, so ganyan lang. Tapos ikita na natin siya. So itaas natin ng kunti kasi nakasagabal eh. Yan lang guys, sabay higpitan natin. Tapos tanggalin na itong ano, blood screw na nilagay natin. Yan. So ang ginagamit ko guys, dahil hindi kami kompleto dito, ito lang. Ito lang yung pang ano ko dyan, pang align. So kailangan flat na flat sila lahat, para pag puk-puk mo dyan paloob, diretso siya.
So pwedeng gamitin nyo to, kahoy. Or pwede rin ito. Ayan, itong ano namin, tools. Dahan-dahan lang naman pukpok nyan. Ayan, tulad nyan guys, no? Simple lang. Pasok na siya. So dito naman tayo sa kabila. Hindi na natin kailangan ano. Hindi natin kailangan sukatin pa yung piston ring dahil isa lang naman ang sukat niyan. Ayan. Sa mga ano pala guys, sinasadya natin itong malaman kung ano yung mga sukat. Dahil yung mga nag-oversize ng piston ring, baka hindi nyo alam, no? So ito, isa to sa mga malalaman nyo kung ano yung mga dapat gawin. Ayan. Kasi guys, yung ano, yung mga sukat niyan hindi pare-parehas. So pagka nag-oversize kayo tapos parehas lang ang sukat na gagawin nyo, magkakaroon ng problema guys, baka uusok, no? Dahil masisira yung piston ring. Pagka nag-expand na yung piston ring, mawawala na yung kanyang gap. So pag nawawala na yung gap, masusunog na yung piston ring, masisira na siya. Ayan, kasi yung nagdala ng compression guys, no, nagdala ng pressure ng hangin, is yung may kunting langis na papahid yan. So ang trabaho niyan, ito namang ano, oil control ring. So pag once na tumakbo na yung piston, ito yung nag-i-spray ng langis para dito sa may cylinder na yan, para magkakaroon ng langis yung ano ng kanyang bore. So yan yung purpose niyan sa oil control ring. So ngayon guys, pagka nagano kayo at nag-oversize kayo at naging parehas yung sukat niyo sa ano, sa piston ring, na magkakaroon na siya ng problema. Dagi-dagi ka na sa i-vlog. Ayan guys, no? So pasensya na kayo guys, kasi mayroon pang mga nagsasalita dito sa katabi ko eh. Pasensya na kayo. So ingatan natin yung kanyang dugtungan. Yan, dugtungan na yan. Dapat hindi yan magkasabay yung gap, kasi magkakaroon ng problema. So ilihis lang natin ng konti kahit dito, yan. Ganyan. So ganyan lang yung maglagay ng piston ring. Ayan. So magtaka kayo guys kung bakit dinukot ko lang ito. Kasi minamadali nung mayari. So dukot lang yung gagawin natin. Ang ano lang naman dito is overheat, no? Sobrang overheat. So yun nangyari, nasira yung kanya piston ring. So nagpalit tayo ng piston ring para 100% na magagawa natin ng maayos. So yun guys, susunod na natin yung sikan compression ring. So hanapin lang natin yung number. As usual, yan yung may number, dapat sa taas. Ayan, sa taas natin ilagay. So sa mga magtatanong dyan, mag-comment lang kayo sa YouTube ko. Masasagutin ko kayo kung ano yung mga tanong nyo. Ayan. Isa na ito guys, no, sa mga loose compression. Kahit anong gawin nyo, malakas pa rin sa gas, no, dahil loose compression siya. Unang-una dyan, mababawasan yung kanyang hatak. Hindi maganda yung hila niya kasi loose compression. So isa yun sa mga nagpapalakas sa gas. So yan lang yung pwesto natin sa piston ring. So dito natin siya itapat sa walang mga butas. Ito, may butas sa gilid, langis yan. So dito wala siyang butas. So dyan natin itapat yung gap. Yan. Lagyan natin lang ano, langis, bago natin siya itasalpak. So pag ako nag-ano guys, pag ako naglagay nito, mga gayetong dukot, isasalpak ko muna lahat yan para isang trabaho lang, no? Kasi mahirap yung akit baba ka, hihiga ka doon sa ilalim. Tapos pagkatapos mo doon, akit ka na naman.
So pang isahang gawa, so dapat ganyan lang. Ayan. So as usual, maglagay tayo ng pangkalso para hindi bumaba yung ating ano, piston. Kasi pag bumaba yan, hindi mo na malagyan ng ano, hindi mo na malagyan ng ring compressor. Badin. So guys, so ganyan lang guys, no? Mayroon pang kababayan natin naghintay sa akin. Ayan. So pwede na natin siyang tuktukin, no? Ayan guys, dahan-dahan lang para hindi tayo masiraan. Ayan, ganyan lang. So baka magtaka kayo na sasalpa ko lahat yan na hindi magkapareso, no? Pero ganyan yung mga diskarte natin para pumabilis ang trabaho. Ayan. Guys, so apurahin natin ng konti kasi mayroong naghihintay. Mayroong naghihintay sa ating ano, may papagawa pa, no? So bilis-bilisan natin ng konti. So yun lang yung anuhin natin sa mga baguhan pa dyan, sa mga hindi pa nakapagkabit ng mga ganitong klaseng trabaho. So panoorin nyo lang yung aking video, sigurado yan, matuto kayo nyan. So yung ano natin guys, no, yung ring gap natin dapat mas malaki yung gap ng sikan ring, no, sikan compression ring, malaki. Huwag mong iparehas doon sa top ring, yung puti na ring, kasi magkakaroon siya ng problema guys, no? Hindi parehas ang sukat. So kailangan lakihan mo siya ng sukat, huwag mong iparehas. Dahil sigurado magkakaroon siya ng problema pag ganun yung nangyari. Parehas yung sukat na gagawin mo. So alam mo naman sa Pilipinas, so mahilig tayo sa mag-oversize ng piston ring para mas maganda yung compression, no? So, pero nagkakaroon tayo ng problema doon pag hindi natin masunod yung tama, yung tamang pagkagawa. Ayan guys. So ito, ibang sukat ito, mas malaki, no? Pagka sukat ka ng G's dito sa first compression ring, dito sa top compression ring, so dapat magiging 14 yung dito sa pangalawa. Yan yung sukat na gagawin natin para hindi masisira, kasi karamihan, maraming nagtatanong sa akin na bagong gawa, bagong overhaul, tapos yun nga yung sukat nila ng ring is 8mm ganyan, tapos umusok pa rin, no? Ang hindi nila alam na nasisira na pala yung piston ring dahil sa mali yung pagkakasukat, no? Mali yung pagkakalagay ng ring gap. Ayan guys. So yan yung palatandaan natin, oh. Yung tatandaan natin.
na tama yung ating ano. Alamin natin muna guys, no? Alamin natin yung kung ano yung kinakailangang sukat ng makina, no? So titingnan natin yung manual. May mga manual naman yan kung kinakailangan. So research lang natin yung engine, engine number. Tapos i-search natin sa YouTube, di sa ano, sa Google, no? Search natin sa Google para malaman natin kung ano yung kanyang ring gap. Ayan. Kahit anong gagawin natin, hindi talaga parehas yan. Hindi magkaparehas yung gap ng piston ring. Ayan, so higpitan na natin. Alalayan lang natin guys. Titingnan natin yung ano, yung pihit ng ano, kasi minsan sumasabay sa pihit, no? Tulad yan, umiikot siya ng konti. So titingnan natin. Alalayan din natin. Huwag pihit lang tayo ng pihit, kasi minsan sumasabay yung ano eh, umiikot din yung piston ring eh. So kailangan kung saan yung ikot, ialalay mo rin yung ring compressor. Ayan. Hindi mo na din natin kailangan ng gamit pa ng mga kung ano-anong mga hammer dyan, kasi mahina lang naman ang salpakan yan eh. Hindi naman kailangan hampasin mo pa ng tudo para pumasok lang. So tuktukin mo lang naman siya ng kunti, papasok na yan. Ayan guys. Ayan, pagka matigas, huwag natin pilitin. Tanggalin natin ulit. Kaya kailangan dahan-dahan din yung pag ano, no? Pag matigas, ibig sabihin may problema yan. So hindi siya pantay. Kasi baka mabalian tayo ng piston ring, mas lalong mahirap, no? Baka mayroong hindi maganda yung pagkakabit. So okay naman siya. So hindi lang siya na-press ng maayos. Ayan guys. Paglatin natin ang pangtukot, kasi baka doon nagka-problema sa pangtukot natin na hindi lapat, no? So ito guys, napaka-basic lang ito, no? Basic na trabaho lang ito. So pag natutunan nyo ito, papasok na kayo sa mga ano, dapat mga sa mga troubleshooting. Yung mga trabaho na tinutroubleshoot natin kung ano yung mga sira. Kasi yun yung pinakamahalaga, no, sa pagmimekaniko. Dapat troubleshooter tayo. Alam natin kung ano yung mga nasisira, guys. Hindi yung sabihin natin baka ito, baka yun, tapos umagastos na yung may-ari nung katalaunan, ganun pa rin yung problema. So yan yung ingatan natin guys. Dapat masigurado natin. Ayan. So namadali lang, basta ano, maganda yung pagkasalpak. So isa na lang yung kulang, no? Isa na lang, so matatapos na tayo, malapit na tayo matapos. Kunting tiis na lang sa video na ito. So kung kayo ay medyo nainip sa panonood, pass forward nyo na lang para mas mabilis, no? So pero mas maganda yung mapanood nyo yung buo, at least marinig nyo yung ating
explanation kung ano yung mga dapat natin gawin. Kasi kung i-shortcut nyo, manood lang kayo ng, parang nanood lang kayo ng pelikula, hindi nyo iniintindi yung mga sinasabi. So doon tayo maiwanan, doon tayo hindi tayo matuto, no? Imbis na madali tayong matuto, doon tayo tumatagal kasi gawa nung sinushortcut natin yung mga video. Ayan guys, comment lang kayo guys. So pag natapos ito, punta muna tayo sa ibang trabaho. So as usual guys, no, yung mga may numero sa ibabaw, dapat sa ibabaw. Ang paalala lang natin, huwag nyo lang itapat sa butas yung ring gap natin. Huwag nyo itapat dito kasi langis yan. Yan, dito, ilihis mo dito kasi walang butas yan dyan. Mas malayo siya, no? Hindi siya kaagad-agad umusok. Merong iba naman, dito rin nilalagay kasi yung butas dito lang eh. Yung dito wala. So, lagay natin na lang is. Kasi ito na yung pinakalas na piston na ikakabit natin guys. Kailangan mayroong langis talaga para madulas, mabilis. Mabilis yung isalpak. So very easy lang, no? Ano lang ito, basic na basic lang. Baliktad guys. So yun, tandaan natin, baka mabaliktad din yung paglalagay natin. Uulitin na naman natin, no? So i-make sure lang natin na tama siya. Piston ring hindi gumagalaw sa loob, no? So pag iikot niya ganun, isabay mo lang ito, huwag mo siyang i-steady dito kasi pag hindi mo siya isasabay, pag umiikot niya yung piston ring, so magtaka ka kung bakit na okay naman yung gawa mo, ba't biglang nagkatapat, no? Umusok. Pero yung pala, hindi pala okay, may mali ka doon. So yun lang yung siguraduhin natin na hindi tayo magkakamali. So ito na yung pinakalas, no? Ayan. Okay na guys. So ayos na yung ating ano, yun lang yung tutorial natin sa pagsalpak ng piston. So shoutout pala kay Edgar Manabat at saka yung kay Janjan Astila Kipit from Cavite. Si Edgar Manabat from Malaysia, no? Mekaniko yan din ng Malaysia. At saka si shoutout kay Bravo Tango. Ayan. Saka yung next time naman yung iba kasi di ko na memorize, no? Kay Anthony Di Pedro, shoutout. Isa yan sa mga mekaniko ng Hebi Equipment. So shoutout natin sa mga sunod na video. Mag-shoutout tayo sa mga nagko-comment doon. So maraming maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat o saan man kayo sa Pilip, sa buong mundo. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. So maraming salamat po. God bless.